Yo mga lods. 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 Welcome mga pala ulit sa channel ko. Welcome sa Ryan Lods TV. Welcome sa panibago nating vlog. Dito tayo ngayon sa kusina ng misis ko. Kasi maraming tao sa maraming bata sa taas, kaya dito natin mag-vlog, maraskal yung mga bata. So mga lads, sa video na ito pakita ko sa inyo yung experience ko kaninang umaga, kasi may pumunta na XRM125 na FI doon sa shop. Tapos ang sabi niya sa akin, kuya, yung ilaw umiilaw-ilaw na. At medyo natawa nga ako kasi siyempre hindi niya kasi alam yun. Sabi ko sa kanya, ma'am, ano yan, FI indicator po yan, kaya po umiilaw-ilaw yan kasi meron pong nadidetect yan na problema sa mga sensor niya o sa makina. Sige nga kuya, i-check mo. Di ngayon, binilang ko mula doon sa reading stop, tapos 1, 2, 3 blink na seconds lang. Sabi ko, sige ma'am, check ko sa ano, sa reference manual. Pagtingin ko sa manual, ECT. Pagpunta ko sa kanya, tapos nakita ko rin kagad sa motor niya na putol yung sensor niya ng ECT. Sabi ko, ma'am, ito yung problema niyan, ma'am. Sabi niya, magkano yung ganyan? Sabi ko, ma'am, sa Honda ka pa nito makakabili kasi wala pa mga replacement nito, saka parang 500 to 600 plus yata yung ganun, kasi dati na rin ako nakapalit nun. Sabi niya, wala bang magagawang paraan dyan? Siyempre, siguro si ma'am wala pang budget para doon. Sabi ko, ma'am, gawa natin paraan, kaya kong gawa ng paraan yan. Sabi niya, sige kuya, i-check mo, gawa mo ng paraan, please. Sabi ko, sige ma'am, walang problema. Yun nga, binaklas ko, tapos hingi ng yun. Nung pagkabit ko, anong tuwa ni ma'am? Anong tuwa niya? Saka pala mga lads, kung naka-XRM 125 kayo, may papayo ko sa inyo na ingatan yon, yung ECT na yon. Saka kung kaya nyo lagyan ng takip yon, takpan nyo, kasi kunting sagi lang doon, nababali ka agad yun, malambot talaga yun. Saka pero pag nabali siya, huwag kayong mag-alala. Gawin nyo lang tong ginawa ko para makatipid-tipid tayo, lalo na sa panahon ngayon, medyo mahirap-hirap talaga ngayon. Saka stay tuned lang mga lads, yan, stay tuned lang. Saka ikaw, kung bago ka sa channel ko, bago mo lang ako nakita, huwag kang mayang mag-subscribe. I-hit yung notification bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating DIY tutorial video. So, may intro na tayo mga lods. Ryan Lods, pasok! Hello mga lods, i-check muna natin to, susi natin, bang, reading, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, check natin sa reference manual mga lods. Ito na mga lods, check natin dito, yan, 7, ECT sensor malfunction, loose or poor contact of the ECT sensor connector, ECT sensor or blah 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 blah. Yan mga lods, yan ang problema natin. Nakuha ko tong manual na ito mga lods nung nag seminar kami sa Honda. Yan, ngayon punta tayo sa motor. Ito yan mga lods, actually kanina nakita ko na kagad yan, kanina nagre-reklamo siya na umiilaw-ilaw. Yan, kaya ito talagang ano ko, itong ECT na ito. So tanggalin mo natin to, matigas matigas to tanggalin mga lods. Yan, T8 mga lods, o T-wrench. Tigas mga lods.
Tapos tanggalin natin tong ECT. 17 lang yan mga lods. Luwagan lang muna natin, luwagan. Yan. Tanggalin natin tong mga lods. Yan. Pipitin natin ang long nose para matanggal yan. Yan. Tintiin natin to kung kaya pang tanggalin na hindi mapuputol yung wire nya. Huwag natin pilitin. Para meron tayong pahawakan mamaya sa hihinangin natin. Yan, tanggal kagad natin. Yan, bago natin ikutin. May copper washer siya mga lods. Ayan. Tanggalin natin yan. Tabi muna natin. Ito pwede na itong tanggalin mga lods. Pwede na yung tanggalin. Hilain nyo lang yung mga tanggal na yan. Naasan muna natin mga lods. Malangis. Uugasan natin ang mga gasolina yan umaya. Tapos mga lods, tingnan nyo itong ano, yung wire. Ayan. Ano yan, green. Tapos yung kasama niya, yellow na may green. Ayan. Tapos, oops. Okay lang yan. Mga lods, tatanggalin ko rin talaga yan. Ayan. Tandaan nyo mga lods kung saan dyan yung green at saka yung yellow. Ayan, green, green. Yellow, yung kabila. Ayan. Kailangan tandaan nyo lods. Kung kailangan ilista nyo mga lods, ilista nyo para hindi kayo malito. Lagyan natin siya sa vice grip kasi wala ditong wala yung tagahawak natin. Yan, vice grip na lang muna tayo umasa. Hinangin natin mga lods. Linisan natin yung paghihinangan na yun bago natin lagyan ng lid. Yan. Alam nyo, kumapit na mga lods, pingitin nyo na pingitin. Tapos kuha tayo ng wire. Yan. Hinangin din natin yung wire para pagdikit nila mamaya lods, dikit na dikit talaga, matibay yung pagkadikit. Yan. Mga lods, dikit na. Tibay na yan. Tagalin natin ito mga lods. Dito naman tayo sa kabila. Yan. Tibay na yun. Ito mga lods, linisan din natin. Kut-kutin din natin yan. Lagyan natin ang vice grip ulit para hawak na hawak talaga. Linisan ulit natin mga lods kasi napansin ko na hindi pa lumalabas yung ano niya, yung tingga, kaya kailangan linisan natin ulit para madaling hinangan. Hinangin natin ulit. Hindi natin yung wire mga lods. Yeah. Alam nyo kasi mga lods, kung bibili kayo nito, nasa 600 din siya, 600 plus din siya. Ang naging problema lang naman ito, naputo lang yung wire. Pero tong sensor, okay pa ito mga lods. Yeah. Wire lang talaga naging problema niyan. Ngayon, gagawa natin ng paraan yan para hindi na tayo gumastos ng malaki. Yan, okay na ito mga lods. Yan. Bam. Tibay na ito mga lods. Tapos yan lods, kuha kayo ng glue gun. Yan,
Pakapitan natin siya mga lods para hindi siya pasukin ng tubig. Pag natuyo na siya mga lods, lagyan natin ng electrical tape. Tipa natin ang gusto. Sayang kasi yung sensor mga lods kung bibili. Kaya DIY tayo. Ayos pa naman, wire lang ang problema, bakit hindi pwedeng hinangin? Yan ang forma niya mga lods. Yan na yan siya. Titipa na lang natin yan. Okay na yan. Pwede natin ikabit. Nasa natin ito mga lods. Ito yung copper niya. Lagyan natin. Tapos yan, tinipan ko na siya mga lods ha. Saka ito yung kulay green kanina. Yan yung gumagalaw-galaw na yan. Binuhulan ko lang kagad para kitang-kita natin. Yan. Tapos paglagay natin ito mga lods, higpitan kagad natin. Yan. Higpitan kagad natin yan. Alright. Yan. Yung naunang may balat lods, yun yung kulay green kanina. Tapos cut natin ito mga lods. Yan. Tapo na yan. Hindi natin kailangan yan. Balatan natin ito mga lods. Yeah. Tapos balatan natin itong kulay green. Yeah. Itong yellow na may green. Subukan ka agad natin mga lods yung kulay green ha, para hindi tayo malito. Yan. Tapos to para sa yellow na may green. Pa. Ganun lang mga lods, simpleng-simple, 'di ba? Bulang natin mga lods. Tapos cut na lang natin yung sobra. Yan. Tapos ito mga lods, tape pa lang natin. Yan, tape. Lods, mahigpit yung pagka-tape kailangan natin ha. Kailangan mahigpit. Kabila naman. Ayan. Tapos, tape na natin siya ng buo mga lods. Taas hanggang pababa. Kailangan mahigpit yung pagka-tape natin. Yan. Mga lods, kunin natin to. Yan o. Yung cell clip niya. O safety belt. Yan. Tapos para may ibalik tayo dito. Lagyan natin ulit dyan. Para yan. Para kapit na kapit. Yo mga lods, i-check na natin to. Check na natin. Pang. Reading. Yun mga lods ang sinasabi ko. Wala na oh. Okay. Ulitin natin. Reading. Wala na mga lods. Okay na ito. Okay. Yun mga lods, nakita nyo kung ano yung ginawa ko. May idea na kayo ngayon kung masira yung ECT sensor nyo, kayang-kaya nyo nang gawa ng paraan. Kung wala kayong panghinang, tanggalin nyo, ganun. Tapos dalhin nyo sa mga naghihinang ng mga TV, yung mga gumagawa ng TV, pahinang nyo doon. 20 pesos, pwede nyo nang bayaran yun. Ganun lang. Okay na mga lods, sana may natutunan kayo sa mga video ko. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito. Maraming maraming salamat sa panonood nyo mga lods.